Pagkatapos ng kanyang trabaho, masigasig na iniimpake ni Yuan ang kanyang bag at naghahanda na dumalo sa isang manga convention. Sa kanyang kasabikan, hindi niya namalaya na tumawid na siya sa ibang mundo habang nakasakay sa isang eroplano kung saan umiiral ang magic at pantasya sa realidad. Nang makitang gumagamit ng mahika ang mga tao, iniisip lang niya na pumasok siya sa isang uri ng festival at nagsimulang kumuha ng litrato, hanggang sa dinilaan ng dragon ang kanyang mukha na akala niya ay isang laruan lamang. Nagtatampo si Yuan sa loob ng ilang araw na iniisip kung paano siya mabubuhay sa mundong ito, ngunit sa kalaunan ay umaasa na napagtanto na maaaring siya ang pangunahing karakter. Naputol ang kanyang pangangarap ng gising nang may lumapit na hardenero at nagtanong kung magbibigay ba siya ng entrance exam para sa Magic Academy. Nang makitang siya ay ganap na walang alam, dinadala siya ng hardenero sa pagsusulit. Umattend si Yuan sa pagsusulit kung saan kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa isang magic stone para sukatin ang kanyang skills. Kumpiyansa niyang inilagay ang kanyang kamay sa bato, na nagsimulang kumikinang sa hindi kapani-pani walang puting liwanag. Ngunit higit sa kanyang pagkalito, ang lahat ay nagsimulang tumawa. Nilinaw ng tagasuri na ang bato ay kailangang magningning ng partikular na kulay na naaayon sa naaangkop na mahika, tulad ng pula para sa apoy at berde para sa hangin. Lumalabas na masyadong mahina ang magic ni Yuan para makapasok siya sa akademya. Nabigo, bumalik si Yuan sa hardenero na nag-aalok sa kanya ng trabaho upang mabuhay. Walang ibang pagpipilian, malugod na tinanggap ni Yuan ang kanyang alok. Lumipas ang mga araw at hindi nawawala ang dedikasyon ni Yuan sa kanyang trabaho. Sa kalaunan ay natutunan niya kung paano gamitin ang kanyang mahika upang mapalago ang mga halaman. Isang araw ay nakarinig siya ng mga boses na nagmumula sa kagubatan malapit sa kanya, at nagpa siya na magsiyasat. Natagpuan ni Yuan ang dalawang lalaki na nakaluhod sa isang babae. Sinubukan niyang tumakas pagkatapos nilang makita siya, ngunit kalaunan ay naabutan nila siya at binubuli. Mamaya sa gabing iyon, eksenang nalulumbay si Yuan. Ang hardenero ay nagbigay kay Yuan ng isang binhinang diwata, na sinasabi sa kanya na natagpuan niya ito sa kanyang mga paglalakbay ngunit hindi niya ito nagawang mapabulaklak. Napansin ni Yuan na ang kanyang selyo ay inilagay dito at sinubukan niya ang maraming paraan upang masira ito ngunit hindi ito nagtagumpay. Gayunpaman, isang gabi, hiniwa niya ang kanyang kamay at nilagay ang ilang dugo dito. Tila, hindi rin ito gumagana. Nagpasya siyang maglakad sa kakahuyan nang mapansin niya ang parehong babae na nakita niya ilang araw na nakalipas, sinisipsip ang dugo ng dalawang lalaki. Tumakbo si Yuan para sa kanyang buhay, ngunit madaling nahuli siya ng bampira, tinusok ang kanyang puso ng mga baging. Sa sandaling iyon, ang binhi ng diwata ay namulaklak sa isang diwata na si Mo Fei na nakatayo sa ibabaw niya. Iniisip ni Yuan na maaaring naroon siya upang tumulong, ngunit lumabas lamang si Mo Fei sa kanyang binhi upang patayin siya. Napansin ni Mo Fei na namamatay na si Yuan. Sinabihan ng bampira si Mo Fei na umatras mula sa kanyang biktima. Ibinaba ni Mo Fei si Yuan mula sa mga baging at inilagay siya sa lupa. Napansin niya na ang kanyang buhay ay mabilis na kumukupas, at nagpa siya na harapin ang bampira. Inatake ng bampira si Mo Fei, ngunit pinatay niya ito sa isang atake, at pinagaling si Yuan. Nagising si Yuan at napansin niya si Mo Fei na lumulutang sa hangin. Natutuwa siya na sa wakas ay gumana ang kanyang pamamaraan, at nagpapasalamat siya sa pagtulong sa kanya. Sinabihan siya ni Mo Fei na huwag magpanggap na parang hindi siya kilala, ngunit walang ideya si Yuan kung sino siya. Nagalit si Mo Fei at sinabi sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit niya siya iniligtas ay gusto niyang siya mismo ang pumatay sa kanya. Nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, inatake siya ni Mo Fei. Pero kahit ilang beses pa niya itong atakihin, sa huli ay nasasaktan lang niya ang sarili niya. Napagtanto ni Mo Fei na ang kanilang mga katawan ay magkakaugnay, at anumang pinsala ang dumating kay Yuan, ito ay dumarating din sa kanya. Naputol ang kanilang pag-aaway nang lumitaw si Wei Ersi, ang punong guru ng Magic Academy, at sinabihan si Mo Fei na tumigil na dahil sasaktan lang niya ang sarili niya. Hindi siya pinansin ni Mo Fei, at sinubukang atakihin muli si Yuan, ngunit napaatras siya. Sinabi ni Wei Ersi kay Yuan na huwag pansinin si Mo Fei sa ngayon, at iniabot sa kanya ang isang libro ng diwata. Isang manual na nagsasabi sa kanya na gumamit ng mga diwata. Sa sandaling mahawakan niya ito, ibinalik si Mo Fei sa kanyang seed form sa loob ng libro. Dinala ni Wei Ersi si Yuan pabalik sa akademya at nagpaliwanag tungkol sa mga diwata.
Sinabi niya sa kanya na kung gusto niya ang libro, kailangan niyang sumali sa akademya at tulungan siyang hanapin ang bampira na nagtatago sa akademya. Bilang kapalit, bibigyan din siya nito ng 2 binhi ng diwata. Ang libro ay nagpalit sa Anyong Xiao, isang maliit na diwata at pumasok sa telepono ni Yuan. Kinabukasan, labis na ikinagulat ng lahat, si Yuan ay pumasok sa akademya at agad na bumuo ng mga tunggalian. Isang maharlika na naiinis na siya ay pumapasok sa paaralan kasama niya, at dahil dito ay isang guro ang nag-set up ng isang tunggalian sa pagitan nila ni Yuan. Si Prinsesa Anchi ay dumating din upang makita kasama ang kanyang knight, si Luo. Sinubukan ni Yuan na umatras, ngunit walang epekto. Nagsimula na ang laban at halos hindi na kayang pigilan ni Yuan ang isang pag-atake habang nadala siya sa mundo ng mga espiritu. Nagising si Yuan at natagpuan ang kanyang sarili sa isang magulo na mundo na puno ng digmaan kung saan lahat ay tumatakbo sa paligid upang mabuhay. Napansin niya ang isang batang babae na may sakit, si Mo Fei na nakaupo sa isang sulok. Hindi alam kung ano pa ang gagawin, sinimulan siyang alagaan ni Yuan, sinusubukang alisin ang kanyang lagnat. Tumitaw ang ilang mga lalaki na gustong kumuha sa kanya. Alam niyang sasaktan siya, hinawakan ni Yuan si Mo Fei at sinubukang tumakas, ngunit naabutan nila siya at sinimulan siyang bugbugin. Nagising si Yuan sa ospital ng akademya. Ipinaalam sa kanya ni Xiao na pumasok siya sa mundo ng mga espiritu sa panahon ng labanan, at kailangan niyang dagdagan ang tiwala ng diwata sa kanya, dahil direktang nauugnay iyon sa kanilang kapangyarihan. Sinusubukan niyang kausapin si Mo Fei sa kanyang telepono, ngunit sa sandaling iyon, 2 babae ang pumasok sa infirmary, kaya mabilis na nagtago si Yuan sa ilalim ng kanyang kama. Pareho nilang sinimulan ang pagsipsip ng dugo ng ibang mga estudyanteng nakahiga doon. Bago nila marating si Yuan, pumasok si Luo sa silid at ipinaalam sa kanila na ang plano na kanilang ginawa ay mangyayari ngayong gabi. Nagmamadaling bumalik si Yuan sa kanyang tahanan, nag-aalala na baka may mangyari sa lalong madaling panahon. Gumagawa siya ng ramen para sa sarili niya nang mapansin niyang may tao sa labas ng bahay niya. Kumilos sa pagtatanggol sa sarili, binuksan ni Yuan ang pinto at ibinigay ang isang mabangis na suntok, na ikinatumbo ng tao sa labas. Pagkatapos ay tumingin siya ng malapitan, at napansin niya ang walang malay na si Anchi na nakahiga sa kanyang balkonahe. Pagkatapos niyang magising, pinaghanda siya ni Yuan ng ramen para humingi ng tawad. Bahagya silang umupo ng pasukin ng 2 bampira mula sa paaralan ang kanyang tahanan. Mabilis na tumakas si Yuan kasama si Anchi, at itinago siya bago tinawag ang kanilang atensyon, at inakay sila palayo. Ipinatawag niya si Mo Fei upang labanan sila, ngunit si Luo ay bumaba mula sa langit upang harapin sila sa halip. Pinatay ni Luo ang 2 bampira bago naghanda para harapin si Yuan. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit hinarang siya ni Mo Fei. Pareho silang nagkukulong sa isang labanan ngunit masyadong mahina si Mo Fei para makipagsabayan sa kanya. Tinanong ni Yuan si Xiao kung ano ang dapat niyang gawin, kung saan sinabi niya sa kanya na sa ngayon ang tanging paraan para makaalis siya ay sa pamamagitan ng pagsisikap na buuin ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagpunta sa mundo ng mga espiritu, ngunit wala siyang gaanong lakas ng espiritu sa ngayon. Tumitaw si Anchi sa tabi niya, na nagsasabi sa kanya na maaari niyang ipahiram sa kanya ang kanyang spirit energy kapalit ng 1 taon na supply ng ramen. Pumayag si Yuan sa kanyang mga kahilingan, at ginamit ni Anchi ang kanyang kapangyarihan para ipadala siya sa mundo ng mga espiritu. Muling nagising si Yuan sa daigdig ng mga espiritu, ngunit lumipas na ang 1 taon. Napansin niya si Mo Fei na nakatayo sa ibabaw ng mga katawan ng 1 tulisan. Sinusubukang tawagin siya ni Yuan, ngunit hindi niya magawang makinig sa kanya, nalilito siya. Sinabi ni Xiao kay Yuan na nangangahulugan ito na ang kanyang kaluluwa lang ang nasa mundong ito ngayon. Sinusundan niya si Mo Fei habang pinupuntahan niya ang pera para sa pagpatay sa mga magnanakaw mula sa isang inn. Sa labas ng inn, laking gulat ni Yuan sa isang lalaking kamukha niya na may hawak na pusa na may espada. Nilapitan ni Mo Fei ang lalaki at hiniling na bilhin ang espada, ngunit tumanggi siyang ibenta ito. Kinabukasan, napansin niyang nakikipaglaro siya sa mga bata sa labas, ngunit mabilis siyang nagtago nang makita niyang nakatingin sa kanya ang lalaki. Araw-araw ay napapansin niya ang lalaki sa labas na gumagawa ng mga random na gawa ng kabaitan. Isang araw, iniligtas niya ang kanyang buhay mula sa isang grupo ng mga tulisan na sinusubukan nilang bugbugin ang isang bata na kanyang pinoprotektahan. Upang magpasalamat sa kanya, iniabot ng lalaki ang kanyang espada.
Sa kabila ng pagiging inosente, sinabi ni Yuan kay Xiao na malinaw na pinaglalaroan niya ang damdamin ni Mo Fei at may binabalak na kalokohan. Patuloy na sinusubukan ni Yuan na kunin ang atensyon ni Mo Fei, ngunit wala siyang magawa. Ang lalaki gayunpaman ay nakikita at tumingin ng diretso sa kanya at sinabi sa kanya na wala siyang ginagawang masama, dahil ni-level up lang siya nito na parang isang laro, tulad ng ginagawa niya. Nagalit si Yuan na ikinukumpara ng lalaki ang kanyang sarili sa kanya. Kahit anong gawin niya, walang magawa si Yuan habang dahan-dahang pumasok ang lalaki sa bahay ni Mo Fei na nakukuha ang tiwala niya. Kahit na ang innkeeper na nakikita kung gaano kalapit si Mo Fei sa kanya, ay nagbabala sa kanya na maging mapagbantay sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ni Mo Fei, at dahan-dahang nagsimulang magbago. Nagsisimula siyang maniwala sa mga kwento ng lalaki tungkol sa mga hardin ng mga bulaklak, at kung paano niya gustong gugulin ang kanyang buhay sa kapayapaan sa kanyang piling. Sinabi niya sa kanya na mangulekta ng pera, at makipagkita sa kanya sa tuktok ng isang lighthouse balang araw, para tuluyan na nilang maiwan ang impyernong ito. Nasa sabik si Mo Fei at nagsimulang magtrabaho ng 2 beses ng mas mahirap para mabilis na kumita ng pera. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon sa lalaki, at umuwi upang mag-impake ng kaunting gamit na mayroon siya. Nakarating siya sa lighthouse at nagsimulang maghintay ng matyaga. Gayunpaman, hindi kailanman nagpapakita ang lalaki. Sa lungsod, dahil sa kanyang kawalan, ang mga bagay-bagay ay tumatagal para sa pinakamasama habang namamayagpag ang mga tulisan. Lumipas ang mga araw ngunit hindi umaalis si Mo Fei sa lighthouse, hanggang sa isang araw, ang lighthouse ay napapaligiran ng mga magnanakaw, na tinatawag siyang bumaba upang salubungin ang kanyang wakas. Sa pag-aakalang may problema, nagmamadali siyang bumaba para labanan sila. Napansin niya ang dalaga na minsang iniligtas ng lalaki bago siya na hostage. Nilabanan ni Mo Fei ang lahat at nagawang palayain siya. Niyakap niya ang dalaga na magiging maayos din ang lahat. Ngunit laking gulat ni Yuan, sinaksak ng dalaga si Mo Fei sa tiyan. Hindi maproseso ang nangyari sa kanya, tumangala si Mo Fei at nakita ang lalaking nangako na aalis sa impyernong ito kasama niya, nakatayo sa ibabaw niya na nakangiti. Si Mo Fei ay tumitingin sa lalaki na masaya nang makitang hindi siya nasugatan, ngunit ang katotohanan ay bumungad sa kanya nang makita niya itong nakatayo kasama ng mga tulisan. Kumakbang pa sulong ang pinuno ng magnanakaw, hindi makapaniwala sa kanilang nagawa. Mahina na lumapit si Mo Fei sa lalaki para atakihin ito, ngunit sinunggaban siya ng mga magnanakaw, at iniipit siya sa lupa. Sinabi ng pinuno sa lalaki na sinabi niyang ibibigay niya sa kanya si Mo Fei, ngunit walang pinag-usapan na buhay siyang ibibigay sa kanilang kasunduan. Naiinis sa bigla ang pagbabago ng mga pangyayari, tinawag ng lalaki ang kanyang mga diwata, na nilipol ang buong lungsod. Kahit na hindi siya kalaban, sinubukan ni Mo Fei na patayin ang lalaki gamit ang kanyang natitirang kapangyarihan, ngunit hindi makalusot sa kanyang mga diwata. Ang lalaki ay nag-aalok sa kanya ng isang pagpipilian upang tanggapin ang kanyang kapalaran at mamatay, o maging isang diwata upang ipaghiganti siya. Si Mo Fei ay ganap na nabaliw mula sa puot, tinanggap ang kanyang alok at siniliw siya ng lalaki sa loob ng isang binhi ng diwata. Ang mundo ay kumukupas at si Yuan ay nakatayo sa isang walang laman na kawalan na nakaharap sa lalaki. Sinabi niya kay Yuan na gusto lang niyang sakupin ang mundo tulad ng ginawa niya pagkatapos niyang pasukin ang mundo, na napagtanto ni Yuan na nasa maling landas siya. Sinabi niya sa kanya na ito ay tulad ng isang laro, at dapat ding maging makasarili dito. Muling naglaho ang alaala at nakatayo na ngayon si Yuan sa ilalim ng isang tore ng mga tinik sa ibabaw kung saan nakatali si Mo Fei. Napansin niya ang putol na espada ng lalaki sa lupa at napagtanto niya kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Yuan kay Xiao na ang selyo ay hindi pa ganap na nasira, at kailangan ni Mo Fei na makita siyang mamatay para masira ito. Binalaan siya ni Xiao na maaaring hindi ito gumana, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Sinubukan ni Yuan na saksakin ang sarili, ngunit hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob. Napagtanto na nauubusan na siya ng oras, umakyat si Yuan sa tore at diretsyong itinuon ang espada sa ibaba bago tumalon diretsyo dito hanggang sa kanyang kamatayan. Nagsisimulang bumalik sa isipan ni Mo Fei ang mga alaala ng mapagtanto niya na ang lalaking nagtaksil sa kanya ay hindi si Yuan, kundi ibang tao. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya itong nakahandusay sa lupa at may saksak sa puso. Pinilit ni Mo Fei na makaalis sa mga gapos, at sumugod sa kanyang tabi, nag-aalala na baka siya ay patay na. Gayunpaman, nagising si Yuan sa sobrang gulat niya. Nang tanungin ni Mo Fei kung bakit niya ginawa ito para sa kanya,
ipinaliwanag ni Yuan na ayaw niyang matulad sa lalaking nagtaksil sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang manual upang mabilis na lumabas sa mundo ng mga espiritu upang tulungan si Mo Fei sa labas. Nagising si Yuan bago nawala ng malay si An Chi. Inilagay niya siya sa isang ligtas na lugar, at pagkatapos ay sumama kay Mo Fei na naghihintay sa kanya. Pinagsama ni Mo Fei ang sarili kay Yuan, na nagbigay sa kanya ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Si Luo ay ganap na nagulat sa nangyayari, na pagtanto na si Yuan ay sumanib sa isang maalamat na diwata. Inilabas ni Luo ang lahat ng kanyang kapangyarihan para labanan siya. Pareho silang nagkulong sa isang labanan, ngunit hindi nagtagumpay si Luo. Madaling hinarangan ni Yuan ang lahat ng kanyang mga pag-atake bago siya itinulak sa lupa ng napakalakas na nagdulot ito ng lindol na mararamdaman hanggang sa akademya. Humiwalay si Yuan kay Mo Fei, nag-aalala na baka sumobre ito, ngunit sinabi sa kanya ni Mo Fei na nanakout lang si Luo. Lumilitaw si Wei Ersi sa sandaling iyon, binabati si Yuan sa pagtapos sa mga bampira at kay Luo. Ibinigay niya ang dalawa pang binhi ng diwata gaya ng ipinangako, at sinabihan siyang panatilihin ang lahat ng nangyari ngayong gabi sa pagitan nila habang iniisip niya kung paano haharapin si Luo. Para sa kanya ay tila hinahabol ni Luo ang prinsesa, at dahil tumakas ito at pumunta sa tahanan ni Yuan, gusto na rin niya itong patayin. Dahil sa ayaw niyang makitungo sa kanya, kinuha ni Yuan ang mga binhi at umalis, hinila rin si Mo Fei palayo sa kanya. Tumingin si Wei Ersi sa walang malay na si Luo, at ngumiti sa sarili habang ang mga bagay ay naging mas kawili-wili para sa kanya. Kinabukasan sa academy, nakaupo si Yuan sa kanyang upuan, halos patay na sa lahat ng nakakapagod na pakikipaglaban na kailangan niyang gawin kagabi. Hindi niya napapansin nang ipinakilala ng guro ang kanilang bagong transfer student, si An Chi kasama ang caretaker niyang si Mo Fei. Nagpakilala silang dalawa at umupo sa tabi ni Yuan. Nagising siya, at nagulat nang makita silang dalawa. Nagseselos lahat ng lalaki sa klase na kilala niya si Mo Fei at An Chi. Sinubukan ni Yuan na linawin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit sinimulan nila siyang habulin. Bahagya siyang nakatakas sa kanila sa pamamagitan ng pagtatago sa isang palumpong. Nang maaliwalas ang baybayin, pumunta si Yuan sa library, at hiniling sa librarian na ipahiram sa kanya ang mga libro tungkol sa mga halaman. Binigyan siya ng librarian ng ilang mga scroll, at isang encyclopedia tungkol sa mga halaman. Tuwang-tuwang iniuwi sila ni Yuan at naghahanda para gamitin ang mga ito, ngunit sinabi sa kanya ni Xiao na hindi gagana ang mga scroll. Sinabihan niya si Yuan na pakainin siya ng encyclopedia, at maaari niyang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Matapos ibigay sa kanya ang libro, sinuri ni Yuan ang mga binhi ng diwata at pinag-aaralan ang kanilang mga selyo. Alam kung ano ang kailangan niyang gawin, nagtanim siya ng mga water lily sa isang lawa at naghulog ng isang binhi dito. Para sa susunod, lumakad siya ng ilang hakbang palayo, at ibinaon ito. Ngayon ay oras na para sa kanya na maghintay ng matyaga at hayaan silang mamukadkad. Lumipas ang 7 araw at walang nangyari. Samantala, nilapitan ni Luo ang kanyang hari sa isang kastilyo. Yumuko siya sa kanya at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkabigo. Ipinaalam sa kanya na ang kalaban ay may isang maalamat na diwata na hindi niya inaasahan. Tumawa ang hari at inutusan siyang dalhin ang diwata sa kanya, at patayin si Yuan sa anumang paraan na kinakailangan. Bumalik sa lawa, ang binhi sa lawa ay bumubulusok sa isang higanteng water lily at isang diwata ang bumangon mula sa loob ng kanyang usbong. Nag-aalala si Yuan dahil kambal ang mga binhi, at ang isa ay hindi namumulaklak. Ang diwata ay sumisigaw sa galit, at sumugod kay Yuan upang patayin siya. Nang malapit na siya sa kapansin-pansing distansya, namumulaklak ang iba pang binhi. Huminto ang diwata at mabilis na naglakad patungo sa kabilang diwata, sa pag-aakalang kapatid niya ito, niyakap siya. Ipinakilala ni Yuan ang kanyang sarili sa kanila, at ginamit si Xiao para makuha sila. Tinawag ni Wei Ersi si Yuan, at sinabi sa kanya na ang mga Knights of Orphi na kinabibilangan ni Luo at An Chi ay nagsimula ng mamuno sa mga kabalyero ng agresibo, at ang kanilang pangunahing target ay si An Chi at siya, dahil mayroon na siyang kapangyarihan ng mga diwata ngayon. Sinabi niya kay Yuan na ang kanyang presensya dito ay isang banta sa akademya, kaya kailangan niyang umalis sa akademya kasama si An Chi. Sa araw na umalis si Yuan sa bayan, hiniling sa kanya ng librarian na maghanap ng mga scroll para sa kanya. Inabot niya sa kanya ang isang bato na nagsasabi sa kanya na ilagay ang mga balumbon sa ibabaw nito, at bilang kapalit, makakakuha siya ng mga gantimpala na malugod niyang tinatanggap.
Nagsimulang maglakbay si Yuan kasama sina Anchi at Mo Fei kasama ang kanyang dalawang bagong diwata, sina Lian Shuang at Yutan. Nakarating sila sa isang lawa kung saan nakaharap nila ang isang fairy dragon. Binyantaan ng dragon si Yuan gamit ang bola ng apoy, na sinasabi sa kanya na ibigay sa kanya ang mga diwata o papatayin niya siya. Handa si Mo Fei na labanan ang dragon, si Georgios, ngunit pinigilan siya ni Yuan, sinabi sa kanya na gusto niyang labanan siya sa kanyang sarili. Parehong nakikipaglaban sina Yuan at ang dragon. Kahit na patuloy na tumatakbo si Yuan, mukhang hindi nakakalamang ang dragon. Sa pag-aakalang ang pagtalo kay Yuan ay maaaring malabo para sa kanya, siya ay sumuko sa kanya at binigyan siya ng isang pito, na sinasabi sa kanya na tawagin siya kapag siya ay may problema. Sa gabi, dumating sila sa Woody Lake, at nagpa siya na magpalipas ng gabi sa isang resort. Nakaupo silang apat sa labas habang si Anchi ay natutulog sa kanyang kwarto. Napansin ni Yuan na kakaiba ang kinikilos ni Shuang. Lumapit ito sa kanya at tinanong kung ano ang mali, ngunit malamig lang ang pagkilos nito sa kanya, na sinasabi sa kanya na wala siyang ideya ngunit napupuot siya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yuan na malamang ay amnesia ito, at maaalala niya ang kanyang nakaraan, ngunit nag-trigger yun kay Shuang, na nagiging marahas sa kanya. Sinubukan niyang salakayin siya, ngunit bumagsak siya. Naputol ang kanilang pag-aaway nang lumitaw ang Knights of Orphe upang patayin si Yuan. Si Mo Fei at Yu ay sumugod sa kanyang tabi, habang si Yuan ay tinawag si Georgios upang tulungan siya. Gayunpaman, binalingan siya ni Georgios na nagsasabing hindi na siya pumapayag na tulungan siya. Habang ang mga diwata ay nakikipaglaban sa mga kabalyero, sinalubong ni Yuan si Georgios, itinaboy siya sa lawa kung saan ang kanyang pakikipaglaban sa kanya, ay nagtapos sa pag-alis ng isang seal sa ilalim ng lawa. Ang lawa ay napupuno ng espiritual na enerhiya. Samantala, si Luo ay nakatayo sa ibabaw ni Anchi sa kanyang silid, pinapanood ang kanyang pagtulog. Nagising si Yuan sa mundo ng mga espirito, at napansin niya ang parehong lalaking nagpahirap kay Mo Fei na nakatayo sa tabi niya. Hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong magtanong kung bakit siya naroon nang may nakita siyang babaeng kamukha ni Shuang na papalapit sa kanya. Nang makitang nasugatan ang kamay nito, binalutan niya ito at sinabihan siyang alagaan ang sarili. Bago siya umalis, tinanong ni Yuan ang kanyang pangalan at sinabi niya sa kanya na ito ay si Lian Luo. Agad na napagtanto ni Yuan na siya ay kapatid ni Lian Shuang. Sinabi sa kanya ng lalaki na ito ang alaala ni Shuang, at oras na para maglaro sila ng isa pang laro. Lumipat siya ng pwesto kay Yuan at pisikal na pumasok sa mundo. Bago siya magpatuloy, ang lalaki ay sumuntok sa isang puno sa isang maliit na bahay ng dragon, nahulog si Georgios mula rito, na kanyang tinatakot na sundin ang kanyang mga utos. Sinabi niya kay Georgios na pumunta at maghanap ng impormasyon tungkol kay Lian. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya upang sabihin sa lalaking nagpapalam sa kanya tungkol sa kanyang schedule, at inaalagaan niya ang kanyang kapatid na may sakit. Sinabihan ng lalaki si Yuan na manood habang naglalaro siya. Nilapitan niya si Lian sa bayan isang araw, at nagsimulang dahan-daang makuha ang tiwala nito sa pamamagitan ng pagsama sa kanya upang mangulekta ng mga halamang gamot para sa kanyang kapatid sa mga mapanganib na lugar na naglalagay sa kanya sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, para lamang tumalon sa huling sandali, kumikilos na parang isang bayani. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang lunas, kadalisayan ng tatlong pagkakatawang tao na maaaring makatulong sa kanya na pagalingin ang kanyang kapatid na babae, ngunit kailangan pa rin niyang hanapin ang huling bahagi ng ritual upang ganap siyang pagalingin. Si Lian, na sa ngayon ay sinusunod ang kanyang bawat utos na walang alinlangan, ay sumasang-ayon na gawin ang anumang bagay upang pagalingin si Shuang. Nagmamasid si Yuan mula sa malayo, gulat na gulat sa kung gaano kadali niyang manipulahin ang kanyang isip. Para sa kanya, puro kasamaan ang lalaki, at wala nang iba pa. Kalaunan ng gabing iyon, sinundan ni Yuan si Lian sa kanyang tahanan kung saan makikita niya si Shuang sa unang pagkakataon, mula nang dumating sa mundo ng mga espirito. Si Shuang ay sumilip, nakahiga sa isang kama at naghihintay sa kanyang kapatid. Araw-araw, binibisita ni Lian ang lalaking lubos na nakapagpahulog sa kanya sa mga kasinungalingan, at inaaliw niya ito. Sa bandang huli, sinabi sa kanya ng lalaki na gusto niya siya, ngunit pinabulaanan siya ni Lian, sinabi na kailangan niyang alagaan si Shuang. Iginiit at pinipilit pa rin ng lalaki na makipag-date sa kanya, at sinabihan siyang pumunta sa isang lawa kinabukasan. Nang makita ang biglang pagbabago kay Lian, na-curious si Shuang tungkol sa lalaki at nagpas siyang pumunta at tingnan kung sino siya. Nagbihis siya tulad ni Lian, at nakipag-date siya.
Dinala siya ng lalaki sa isang bangka sa gitna ng lawa, at ipinaliwanag sa kanya ang malungkot na katotohanan. Noong bata pa siya, nahulog si Shuang sa lawa, at nahila ng may laso na lili na dahan-daang pinapatay siya. Gayunpaman, si Lian na tumalon upang iligtas siya ay nakakuha ng iba. Siya ay tuluyang malulumpo sa hinaharap. Halos hindi na naiintindihan ng dalaga ang mga sinabi sa kanya bago siya nawala ng malay. Sa gabi, pumapasok si Lian sa kanyang tahanan at tuwang-tuwang ikinwento kay Shuang ang tungkol sa lalaki, at napagpasyahan niyang magpakasal sa kanya balang araw. Samantala, pabalik sa lawa, ang lalaki ay nagpatawag ng kambal na bulaklak ng lotus. Panunuya niyang tinitignan si Yuan, at sinabi sa kanya na nagsimula na ang huling pagkilos. Sa labas ng daigdig ng mga espirito, nagsimulang umiyak si Luo habang hinuhugot niya ang kanyang espada upang patayin si Anshi, ngunit hindi niya ito magawa. Humingi siya ng paumanhin sa kanya sa kanyang pagtulog, na sinasabi na malapit na niya itong ipagkanulo. Bago niya siya mapatay sa kanyang pagtulog, nagising si Anshi at niyakap siya, na sinasabi sa kanya na nakikipagsapalaran siya kasama si Yuan at lahat ng mga kaibigan niya. Tinanong niya kung gusto rin ba nitong sumama sa kanila, ngunit itinulak siya ni Luo pabalik. Nag-ambala ang malungkot na pagsasama ng ingay ng matinding labanan sa labas. Pareho silang lumabas at nakita ang mga diwata na nakikipaglaban sa mga kabalyero. Sinabihan siya ni Anshi na tulungan sila, ngunit hinugot ni Luo ang kanyang espada at sinaktan si Shuang at Yu sa halip. Hindi pa rin makapaniwala si Anshi na kinakalaban siya ni Luo. Samantala sa mundo ng espiritu, mas maaga sa araw na iyon, nagpa siya si Shuang na sundan si Lian sa lalaki. Laking gulat niya nang marinig na ang tanging paraan para mapagaling siya ay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng isang taong mahalaga. Ang lalong nagpadurog sa kanyang puso ay gusto ni Lian na isakripisyo ang kanyang sarili para maisalba ang kanyang buhay, sa kabila ng pagod at palaging inaalagaan siya. Nagpa siya si Shuang na kitilin ang kanyang buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay, upang palagi siyang kasama niya. Habang inihahanda ni Lian ang pagkain, naglabas si Shuang ng kutsilyo sa ilalim ng unan, at nilapitan si Lian mula sa likuran. Alam na kailangan itong gawin, hindi umimik si Lian, at pinagtibay ang sarili ngunit hindi nahuhulog sa kanya ang kutsilyo. Tumingon siya at tumingin kay Shuang, na umiiyak, hindi magawa. Sinisigawan siya nito na para ito sa kanyang kapakanan, at ayaw niyang gumugol ng isang lumpo na buhay. Kinuha ni Lian ang kutsilyo mula kay Shuang, at itinutok ito sa sarili niyang puso, bumagsak si Lian. Sinabi niya kay Shuang na ayos lang, dahil ang lalaki ang mag-aalaga sa kanya, at sinabihan siyang magmadali dahil wala na masyadong oras. Walang imak si Yuan na nakikita ang lahat ng nangyayari sa harapan niya. Binuhat ni Shuang si Lian patungo sa lawa, kung saan naghihintay sa kanya ang lalaki. Ibinagsak niya si Lian sa paanan nito at nagsimulang umiyak. Binibigyan siya ng lalaki ng isang huling maling pag-asa, na sinasabi sa kanya na ang lahat ay babalik sa dati, at makakasama niya ang kanyang kapatid magpakailanman. Sinabi niya sa kanya na buhatin si Lian sa lawa. Sinubukan ni Yuan na pigilan siya sa pagpasok, ngunit hindi niya magawang makagambala sa mundo ng mga espiritu. Sa sandaling makapasok siya, gumamit ang lalaki ng mahika para paganahin ang kanyang kambal na bulaklak na lotus na nagsasabi kay Shuang na siya ay magiging isang diwata, ngumingiti sa kanyang nagawa. Ang isang higanteng bulaklak ng lotus ay bumubulusok mula sa lawa, na bumabalot sa kanilang dalawa sa pagbuo ng isang usbong. Gayunpaman, ang usbong ni Lian ay nabigong ganap na nabuo. Tumingin ang lalaki kay Yuan, sinasabi sa kanya na ito na ang katapusan ng kwento. Sinubukan siyang labanan ni Yuan, ngunit walang kapantay kung ihahambing sa kanyang lakas. Madali niyang tinalo si Yuan, na sinasabi sa kanya na laro lang iyon at hindi niya kailangang mag-abala dito, dahil walang paraan na mailigtas niya sila. Muling nagising si Yuan sa mundo ng mga espiritu. Sa oras na ito ay nakikita ang kanyang katawan. Tumalon siya sa tuwa na oras na niya na ngayon sa laro. Ang lalaking nasa espiritu ay nagsabi kay Yuan na kapag nabigo siyang iligtas silang dalawa, mananatili ka rito magpakailanman at ang kanyang mga kaibigan sa labas ay mamamatay. Tinanggap ni Yuan ang hamon at naghahanda ng lapitan siya ni Lian upang ibendahe ang kanyang braso. Nagsimula si Yuan tulad ng lalaki, ngunit nagpa siya na dumiretso kay Shuang, at ipinaliwanag sa kanya ang lunas na kumitil sa buhay ng kanyang kapatid. Huling sinabi ni Shuang sa kanya na sinabi na sa kanya ni Lian ang tungkol sa kanya, isang lalaking mahilig magkwento. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala dahil hinding-hindi niya sasaktan ang kanyang kapatid, na ginagawang mawala ang lahat ng kanyang mga alalahanin.
Niyaya niya itong maghapunan kasama sila ni Lian ng gabing iyon. Kinagat nila ni Lian ang kanilang pagkain at agad na nawala ng malay. Nang magising si Yuan ay napansin niyang wala na ang magkapatid na babae. Napagtantong nilagyan sila ng droga ni Shuang, nagmamadali siyang pumunta sa lawa upang pigilan si Shuang na makapasok sa lawa, ngunit huli na siya. Natatawa ang lalaki sa walang muwang na pagtatangka ni Yuan. Sinabihan siya ni Yuan na bigyan siya ng isa pang pagkakataon dahil sigurado siyang matutulungan niya sila ngayon. Umayag ang lalaki na magbigay ng isang huling pagkakataon. Nagising si Yuan at nagsimula na naman ang cycle. Sa pagkakataong ito ay sinusundan niya ang bawat hakbang na ginawa ng lalaki hanggang sa gabing pinatay ni Lian ang sarili. Nang malapit na niyang gawin ito, pumasok si Yuan sa kanyang tahanan at sinabihan siyang huminto, dahil mayroon pa rin mga bagay na maaari niyang i-enjoy sa buhay sa kabila ng pagiging baldado, at nakiusap sa kanya na huwag itapon ang kanyang buhay. Ibinaba ni Lian ang kutsilyo at kinulong ang kapatid, umiiyak. Ang makita silang ligtas, nagpapasaya kay Yuan. Gayunpaman, ang mundo ay nagsisimulang maglaho. Binabati siya ng lalaki sa pagligtas sa kanila, ngunit sinabi sa kanya na ito ay isang alaala lamang, at hindi niya mababago ang nakaraan. Napaluhod si Yuan at nagsimulang umiyak nang marinig ang boses ni Shuang. Tumingala siya at nakita niya si Shuang na nakatayo sa tabi niya. Pinasalamatan niya ito sa pagsisikap na tulungan siya, at sinabi sa kanya na sa kabila ng hindi niya magawang baguhin ang nakaraan, mababago pa rin niya ang kanyang kinabukasan. Lumilitaw ang isang portal sa harap nila, at itinulak ni Shuang si Yuan dito, ibinalik siya sa totoong mundo. Si Georgios ay tumalon din kay Yuan na ipinangako ang kanyang katapatan sa kanya. Si Georgios ay lumitaw mula sa lawa kasama si Yuan na nakaupo sa ibabaw niya. Dumating siya malapit kay Anchi, at inilagay siya sa ibabaw ni Georgios, na sinasabi sa kanya na protektahan siya kahit anong mangyari. Ibinaling ni Yuan ang kanyang atensyon sa mga knights at kay Luo, habang sinasaniban siya ni Shuang, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang kapangyarihan. Sinisikap ng mga kabalyero na labanan siya mismo, ngunit hindi siya tugma. Madaling pinagyelo silang lahat ni Yuan sa kanilang lugar kasama na si Luo na kalaunan ay humiwalay dito. Kinagamit ni Luo ang kanyang lihim na pamamaraan upang makipagsabayan kay Yuan, habang sumasanib rin siya kay Mo Fei. Gaano man niya subukan, nabigo si Luo na lumaban ng sarili lang laban sa mga pag-atake ni Yuan, at kalaunan ay tumalsik siya sa kanyang likod. Bago pa siya matapos ni Yuan, humakbang si Anchi sa harap ni Luo para pigilan siya. Sinabihan niya si Luo na ihinto ang pang-iistorbo dahil madaling mapapatay siya ni Yuan. Humiwalay si Yuan kay Mo Fei at Shuang, at humihingi ng paumanhin sa sobrang pag-atake. Ganap na natalo ngayon si Luo, tumayo at nagsimulang umalis, sinabi kay Anchi na magkikita sila sa ibang araw. Isang higanteng kambal na bulaklak ng lotus ang namumulaklak mula sa loob ng lawa. Humingi ng paumanhin si Shuang kay Yuan, sinabi sa kanya na kinuha ng bulaklak ang buhay ng kanyang kapatid, kaya dapat niya itong bantayan sa ngayon. Si Yuan ay walang pagtutol sa kanyang desisyon, at sinabihan siyang gawin ang gusto niya. Umalis si Yuan na may kasama sina Anchi, Mo Fei, at Yu, na nakasakay sa ibabaw ni Georgios. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan ni Anchi si Yuan ng isa pang binhi ng diwata, sinabing ibinigay ito ni Shuang sa kanya bago umalis. Salamat sa panunood. Si Raimel ay isang 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Truck-kun. Nagising siya sa harap ng tatlong kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya. Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay.
Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas at si Raima ay comfortable pa rin namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Raima habang sinasabi nitong sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Raima at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zeph, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hios. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hios. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Raima ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng ball ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asol at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Raima ang bola at ito ay naging asol, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hius at nagpasya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Raima at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hius na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Raima sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Raima. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Raima hanggang ngayon. Tinanong siya ni Elia paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila, at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama.
Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Raima na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Raima ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Raima bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Raimo na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Raima, gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga slime mula sa kanya. Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong dalawang uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimulan niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang Goblin's Grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpa siya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raima na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan. Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli. Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tinanong ng ama ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpa siya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito. Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga tolde para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimulan ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang magchant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfall, at ang pamilya ng duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya.
Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raim sa simbahan, kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga estatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga Diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa scavenger at sa cleaner slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elia ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elio ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa Mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng Mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumanggo sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa Mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang Mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa Mahika. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng Mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurer's guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang napaka nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso. Sinabihan siyang tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang ishoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimulan niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siya ang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes.
Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raimo sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng pusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raimo na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raimo na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi. Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Raimo sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Kinagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinokolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon at walang sino man ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Raimo lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ang napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng duke at ang guildmaster, na nagpapalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Raimo sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga estatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila. Kiniling niya sa kanila na magtipon ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sino mang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Raimo kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Kiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika na tinanggap ni Raimo. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Elio na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala, samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon.
Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yun, hiniling niya naturuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagdataka, si Raima ay madaling makapaghagis ng mga arrow ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng firewall, ice wall, ice arrow, water spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Raima kung alam niya ang spatial magic, kung saan siya ay tumugon na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage. Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportasyon na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya, at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito, para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nilalang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Eliel at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis, na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawa ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpa siya na hayaan si Eliel na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow. Kinagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan, at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpa siya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elia sa dikalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika. Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan, tinawag ng Guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugar ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng Guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng Guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkulan nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makisali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpa siya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast.
Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba, ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mantsa ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon. Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nag-host sa kanya sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at special magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elio sa kanya na may isang huling kahilingan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ang tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling puna nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang fenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mantsa ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon nitong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpa siya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito isa lamang sa mga Diyos ang available,
habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknak sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyo na nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng dalawang perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal. Mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan, dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Nagpa siya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpa siyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mine shaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa Bamboo Forest. Lumingon siya sa isang sulok, at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao. Hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali, at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchants Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa Bamboo Forest ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng 11 taong gulang na bata, gaano man siya ka-successful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating assassin na inupahan ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon. At ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging assassin.
humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na siyempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardiya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa Bamboo Forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa Kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho. Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fee at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang hilang slimes. Si Fee at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpasya si Raima na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga hilang slime na pagalingin ang binti ni Fee sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fee at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang Bamboo Forest ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na tatlong babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang violin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang Bamboo Forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raima ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan. Pagbalik niya sa Bamboo Forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raima na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nagteleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisiksik ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elio, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa 100 napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palaka sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palaka dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada, sinusubukang supulan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin.
Nagsimula siyang tumakbo ng diretso patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Camille at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon, na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga estatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito, na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limber bird, na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw. Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan, at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanyang musika, at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, siyam na iba't ibang limber bird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpasya si Raima na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limber bird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang nightmare bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Ilya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang phantom limber bird. Ito ang katapat ng nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng dark magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng light magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta si Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Elia sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at 3 taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang 10th kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang 2 sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kanika-nilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng 1 taon. Isang araw, bumalik siya mula sa minahan, at gaya ng dati, punong-puno ng customer ang buong shop niya, at mukhang maayos naman ang operasyon ng mga staff. Siya ay sumasang-ayon sa bawat isa sa kanila bilang tanda ng kagandahang loob, at nang natapos na ang peak hours, si Carla, isa sa mga assistant manager, ay humingi ng personal na pagpupulong sa kanya, na siya ay sumang-ayon. Pareho silang pumasok sa isang silid at nagsimula si Carla sa pagsasabi na sa palagay niya ay dapat ay huling pumasok si Raima sa shop araw-araw. Nabigla siya sa pahayag na ito, at tumugon na ang tindahan ay pinakamasikip sa umaga. At sinabi sa kanya ni Carla na sa tuwing darating siya sa umaga at masikip ang tindahan, halos gawin niya ang lahat ng mag-isa, at ang iba pang mga empleyado na natanggap sa trabaho ay walang matutunan o makakuha ng maraming karanasan. Nauunawaan niya ang kanyang pananaw at sumasang-ayon na darating siya ng huli araw-araw. Pagkatapos ng paksang iyon, nagsimula siyang magsimula ng isa pang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kanilang tindahan, ngunit bigla silang naantala ng isang grupo ng mga tao na nag-uusap at nagtatawanan mula sa harapan ng tindahan. Parehong nagmamadali sina Carla at Raima sa front desk at nalaman na nakahuli si Lee ng 2 nanggugulo na lalaki. Dumating siya sa mga minahan dala ang kanyang sticky slime, at pumasok ng malalim sa baras ng minahan upang mag-eksperimento sa kanila. Kumuha siya ng isang kahon na gawa sa kahoy at hiniling sa sticky slimes na ilabas ang kanilang solusyon sa loob ng kahon, at pagkatapos ay kinukuha niya ang lahat ng kahalumigmigan mula dito na lumilikha ng isang tumigas na bagay. Gumagamit siya ng parehong pamamaraan ng maraming beses bago ito pinagkadalubhasaan, at sa wakas ay lumikha ng isang glass panel. Binuhat niya ito at ginamit ang kanyang malakas na suntok para subukan ang tibay nito. Kahit na ang kanyang mahika ay pinalakas, ang mga suntok ay walang magawa sa glass panel. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga sticky slime na gumawa ng maraming glass panel hanggat maaari. At pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap, nakagawa siya ng isang bangkos ng mga panel at iniimpake ang mga ito upang maibalik ang mga ito sa kanyang tindahan. Gayunpaman, habang nag-iimpake, lumitaw ang isang sticky slime na kakaiba sa iba. Sinuri niya ang mga estatistika at nalaman na ito ay medicinal slime.
Tuwang-tuwa siya sa pagtuklas na ito, at iniisip kung ano ang maaaring sanhi ng paglikha ng slime na ito. At biglang naalala na kahapon ay hindi sinasadyang natapon niya ang ilang antidote sa sahig, at pagbalik niya, wala na ang lahat. Pinaghihinalaan niya na baka ang sticky slime ang uminom nito at naging isang medicinal slime. Siya ay bumalik sa kanyang bahay at naglalabas ng ilang higit pang panlunas sa harap ng mga sticky slimes, at gaya ng pinaghihinalaang, ininom nila ang lahat ng ito at naging mga panggamot na slime. Sa tulong nila, lumikha siya ng isang grupo ng iba't ibang mga concoction, at nagulat siya ng mapagtanto na hindi lamang sila makakagawa ng mga antidotes at iba pang gamot, ngunit maaari rin silang gumawa ng isang grupo ng mga lason. Kinabukasan, nagpa siya siyang bumisita sa simbahan at makipag-usap muna sa mga Diyos, dahil matagal na niyang hindi nakakausap ang mga ito. Pumasok siya sa loob ng simbahan at nagsimulang magdasal, sigurado na pagkatapos ng pagkaantala, ipinatawag siya sa isang ethereal na lugar kung saan may nakita siyang kakaibang lalaki na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang naunawaan na kung ang lalaking ito ay naruroon, tiyak na isa siyang Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos ng craft at craftsmanship. Ayon sa kanya, matagal na niyang inoobserbahan si Raima at naniniwala siyang may espesyal siyang talento sa crafts. Pinasalamatan siya ni Raima at tinanong kung nasaan ang ibang mga Diyos, ngunit sumagot siya na lahat sila ay nasa iba't ibang mundo. Gusto niyang makipag-usap pa sa Diyos, ngunit ipinaalam niya kay Raima na tapos na ang kanilang oras, at bumalik siya sa sarili niyang mundo. Nagpasalamat siya sa madre at bumalik sa kanyang tindahan. Binabati niya ang lahat at tinanong si Carla kung naging maayos ang lahat, at muling pinatunayan niya na nangyari ito, at natutunan ng mga bagong empleyado ang maraming mahahalagang kasanayan. Hindi niya agad sinabi sa kanila na iniisip niya ang tungkol sa seguridad at ipinakita sa kanila ang mga glass panel na ginawa niya. Naging interesado si Lee at tinanong siya kung maaari niyang suriin ang tibay nito, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang panel para sa kanya at ibinigay ito sa kanyang ama, na mahigpit na humawak nito para sa kanya. Pumwesto siya at nagsimulang mag-unload ng suntok dito, ngunit nakakagulat, wala itong epekto sa glass panel. Siya ay nagdagdag ng magic at muling sumuntok, ngunit sila ay wala pa ring epekto sa glass panel. Sinabi niya sa kanila na ilalagay niya ang mga panel na ito sa buong shop upang protektahan ang mga ito mula sa mga nanghihimasok. Ibinahagi ni Carla ang isang napakahalagang punto, na sinasabi sa kanya na ang mga panel na ito ay pipigilan din ang mga tauhan na makatakas sakaling magkaroon ng emergency. At sumasang-ayon siya, nagpa siya na ilagay lamang ang mga panel na ito sa ilang mga bintana, at nag-iiwan ng ilang mga bintana na may normal na salamin. Si Carla ay muling humingi ng isang salita ng pribado kay Raima, at hiniling sa kanya na pag-isipan ng tungkol sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at pagsasangan nito sa ibang mga bayan. Ngunit tila hindi siya komportable sa paksa, at sinabi sa kanya na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa merchant at sinabi sa kanya na gusto niyang bumili ng isang grupo ng mga glass vial ng maramihan. Dahil gusto niyang gamitin ang mga ito para magtago ng gamot sa mga ito, na maaaring ibenta niya mamaya. Ini-redirect siya ng merchant sa guild kung saan muli niyang nakita ang matandang babae, na nagsabi sa kanya na makukuha niya ang mga vial na gusto niya at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang negosyo. Sumagot si Raima na maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Nagtatapos din siya sa pagmumungkahi sa kanya na dapat siyang mag-branch out sa ibang mga bayan sa lalong madaling panahon. At kung gusto niyang humiram ng pera, handa siyang mamuhunan. Siya muli ay nagiging hindi komportable at ang paksang ito ay isinantabi, at humihingi ng ilang oras upang isipin ang tungkol dito. Kinabukasan, nag-organisa si Raima ng isang espesyal na pagsasanay sa pag-iwas sa krimen, kung saan siya ay kumikilos bilang isang nanghihimasok at nagtuturo sa mga batang babae kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Sa parehong araw, isang ginoo mula sa Beast Taming Guild na nagngangalang Hitler ang dumating sa kanyang establisimiento, at namangha nang makita ang mga nagagawa at kakayahan ng kanyang mga kaibigang slime. Siya ay nagtanong tungkol sa mga ito ng mahaba, at sinabi kay Raima na mayroon siyang buong suporta ng guild, dahil iniisip niya na ang mga slime ay kasing halaga ng ibang mga hayop. Kinabukasan, habang nasa likod si Raima, narinig niya ang kaguluhan sa harap ng tindahan at kung kailan siya dapat mag-inspection. Nakikita niya na ang isang mukhang magaspang na lalaki ay gumagawa ng isang malaking eksena sa pamamagitan ng pagbibintang sa tindahan ng kakilakilabot na serbisyo at pagsira sa kanyang mga damit sa pamamagitan ng pagpunit sa mga ito. Siya ay nagsimulang maging napakamaingay at pananakot sa receptionist, kaya't si Raima ay nakialam. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa kanyang mga problema ng magalang, ngunit ang lalaki ay walang pakundangan na sinabihan siya na umalis dahil ayaw niyang makipag-usap sa isang bata. Ipinaalam sa kanya ni Raima na siya ang manager ng establishmentong ito, at kung mayroon man siyang problema, kailangan lang niyang makipag-usap sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang lalaki, sinabi sa kanya na ang kanyang mga damit ay nasira lahat dahil sa kanyang serbisyo sa paglalaba, at itinapon ang punit na tela sa kanyang mukha. Pinagmasdang mabuti ni Raima ang tela at napagtanto niyang hiniwa ito ng kutsilyo at pagkatapos ay pinunit ng mga kamay.
Sinabi sa kanya ni Raimo na hindi ito ang kasalanan ng kanyang serbisyo sa paglalaba, at ang ebidensya ay malinaw na sinadya. Upang patunayan ang kanyang punto, inilalabas niya ang kanyang mga cleaner slime at ipinapakita sa mga customer kung paano nililinas ng mga slime ang mga damit. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga slime ay walang anumang uri ng ngipin o matutulis na bagay sa kanilang mga bibig na maaaring makapinsala sa tela, kaya ang pinsala ay tiyak na sinadya. Nagalit ang lalaki dito at sinubukang suntukin si Raima, ngunit si Raima ay isang dalubhasang manlalaban at madaling umiwas sa suntok bago siya pabagsakin. Itinali nila siya at tinawag ang mga awtoridad na nag-alis sa lalaki. Ipinahayag ni Carla ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga paninirang puri dahil ito ang pangalawang pagkakataon na may nagtangkang sirain ang kanyang reputasyon. Ang pinakamisteryoso ay wala man lang silang kakumpetensya, kaya bakit may gustong sirain ang kanilang reputasyon? Ang lahat ng mga insidenteng ito ay nagpa-paranoid sa kanya, kaya nagpasya siyang pumunta sa mineshafts upang subukan at lumikha ng sandata para sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang gamitin ang metal slime at sumubok ng iba't ibang diskarte, ngunit tila hindi siya makaisip ng paraan upang makagawa ng espada. Sa huli, nagpasya siyang gumamit na lang ng magic spear na nakuha niya matapos talunin ang isang troll sa kagubatan. Bumalik siya sa gabi at natulog pagkatapos kumain ng hapunan. Kinabukasan, pagdating niya sa Bamboo Forest, sinalubong siya ni Carla, na ipinaalam sa kanya na siya ay gumagawa ng ilang mga pagsisiyasat sa kanyang sarili, at nalaman niyang inaatake ang kanilang establishmento, dahil sila ay nakipag-ugnay sa kanilang sarili kasama si Mr. Taylor. Ayon sa kanya, maraming tao sa Tamer Guild ang hindi masaya dahil tinatrotto ni Taylor ang slimes tulad ng ibang hayop. At ngayon, sinusubukan nilang sirain ang kanyang pangalan at sino mang nauugnay sa kanya. Sa gabi, tatlong mananaliksik ang pumupunta sa establisimiento upang makilala si Raima. Lahat sila ay gumugugol ng maraming oras sa mga slime at labis na nagulat sa dami ng iba't ibang uri ng slimes na mayroon siya. Kinihiling nila sa kanya na sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga slime, dahil sinusubukan nilang i-evolve ang kanilang mga slime, ngunit wala silang ginagawa. Tinanong sila ni Raima tungkol sa pagkain na ibinibigay nila sa mga slime, at sumagot sila na nagbibigay sila ng anumang pagkain na available sa kanila, ibinibigay nila ito sa mga slime. Sinabi sa kanila ni Raimo na nagkakamali sila at pagkatapos ay ipinakita na ang bawat slime ay nagbabago ayon sa mga bagay na kinakain ito, at kung bibigyan lang nila siya ng random na mga scrap ng pagkain, hindi na sila mag-evolve. Nakasurpresa ito sa bawat isa sa kanila, at ang kanilang mga mata ay nagsimulang magningning dahil sa panonibig. Nakikiusap sila kay Raimo na kunin sila bilang kanyang mga empleyado at turuan siya ng higit pa tungkol sa mga slime, at pumayag siya. Pagkatapos ng araw, nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang tahanan, ngunit habang nasa daan, naramdaman niyang sinusundan siya ng hindi bababa sa tatlong tao. Mabilis siyang nagsimulang tumakbo sa mga tulisan sa isang eskinita. Ngunit sa kanyang pagtataka, siya ay inatake ng isa sa mga salarin. Sa kabutihang palad, madali niyang naiwasan ang pag-atake at nag-teleport sa tuktok ng isang gusali. Ipinatawag niya ang kanyang mga Limberbird at mabilis na inutusan ang mga ito na magsagawa ng reconnaissance upang maunawaan niya kung nasaan ang kanyang mga kaaway. Nahanap ni Raima ang tatlong salarin at ibinato sa kanila ang mga karayom na may lason ng isang pampamanhid. Lahat sila ay mahimbing na natutulog bukod sa kanilang pinuno na sumubok ng isang huling pagtatangka sa pamamagitan ng pag-atake kay Raima gamit ang kanyang lawin. Ngunit ang Limberbirds ni Raima ay humaharap rin sa lawin. Itinali niya ang mga ito at ibinigay sa mga pulis para harapin. Kinabukasan, pumunta siya upang makipagkita sa mga guildmaster, at pinayuhan siya ng mga ito na maglaylo saglit, dahil may gustong manakit sa kanya at paulit-ulit siyang sinusundan ng mga tulisan. Gayunpaman, si Raima ay may iba pang mga plano at nagpa siya na harapin ang lahat sa kanyang sariling paraan. Mula sa susunod na araw, sinimulan niya ang pangangaso sa mga tulisan sa gabi, binubugbog ang mga ito, at ibigay sa pulisya. Ang ilang mga goons ay labis na nasaktan kaya't kailangan niyang pagalingin ang mga ito bago sila ipakulong. Pagkatapos, ang balita na si Raima ay isang mabisyo na tao, na tumatalo ng kalokohan kung susubukan mo ang anumang bagay sa kanya, ay kumalat na parang napakalaking apoy, at nagsimulang mag-alinlangan ang mga nagbabalak. Upang protektahan ang establishmento, kumuha din siya ng isang bodyguard na nagngangalang Mr. Dulce, at nagsanay kasama ang tatlong iba pang mga batang babae sa reception upang turuan sila kung paano sila dapat humarap sa isang umaatake sa establishment. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Carla, na nagpakita sa kanya ng balanse ng kanilang lumalaking benta, na sa wakas ay nakumbinsi siya na magbukas ng isa pang branch. Pumunta siya upang makita ang matandang merchant lady na nagbibigay sa kanya ng magagandang rekomendasyon ng mga lugar na maaari niyang puntahan, at pinili niya ang isa sa mga bagong bayan bilang lokasyon para sa kanyang pangalawang branch. Kinabukasan, huling tumingin siya sa kanyang establishmento at nagpapasalamat sa bawat isa sa kanyang mga empleyado sa pagiging bahagi nito, bago umalis para sa isang bagong pakikipagsapalaran sa isang bagong lungsod. Naglalakbay siya ng ilang araw na buti na lang at wala nang anumang insidente, at sa wakas ay nakarating sa bayan ng Lineth.
Ang bayang ito ay tila mas maliit kaysa sa pinanggalingan niya, ngunit mas mataong kalakalan. Ang pinakamalaking kumpanya sa Linef ay itinatag sa gitna ng bayan, nagbebenta ng maraming produkto at serbisyo sa isang lugar lamang. Pumunta siya malapit sa tindahan upang subukan at tanungin ang mga ngalakal na nagngangalang Piro, na sinabi sa kanya ng matandang merchant lady na hanapin siya dahil siya ang may-ari ng malaking kumpanyang ito. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang beast na batang babae na may dilaw na buhok na nagtanong sa kanya kung maaari ba itong makatulong. Sinabi niya sa kanya na naghahanap siya ng isang lalaki na nagngangalang Piro, na ikinagulat ng babae, at sinagot niya na si Piro ang kanyang ama. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa likuran, at ipinakilala siya ng batang babae bilang si Piro, ang may-ari ng korporasyon na ito, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Miyabi, ang kanyang anak. Nagpakilala si Raima at mabilis na napagtanto ni Piro kung sino si Raima. Sinabi niya kay Miyabi ang tungkol sa mga nagawa ni Raima at kung paano niya bubuksan ang pangalawang branch ng kanyang negosyo dito, na lubos na ikinagulat ni Miyabi, dahil alam niyang mukhang mas bata pa sa kanya si Raima. Pagkatapos ay dinala ni Piro si Raima sa paglalakad at ipinaliwanag sa kanya kung paano gumagana ang bayan. Sinabi rin niya sa kanya na naayos na niya ang lahat ng nakakaabala na papeles, at ang kailangan lang gawin ni Raima ay pumirma sa ilang mga dokumento. Dinala niya si Raima sa isang kuta, at sinabi sa kanya na ang kuta na ito ay ang punong tanggapan ng lahat ng mga guild na naroroon dito. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi pa niya nakita ang lahat ng guild na nagtatrabaho sa ilalim ng parehong gusali, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Piro na sa Linef, bawat guild ay gumagana para sa kolektibong benepisyo ng lungsod. At lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng kalakalan. Nakukuha ng Adventurers Guild ang mga hilaw na materyales, ginagawa ng Craftsman's Guild ang mga ito sa goods, ang Merchant's Guild ay naghahanap ng mga mamimili, at ang Transport Guild ang nagdadala ng lahat ng item sa likod ng dragon. Humanga si Raima na makita ang gayong pagkakasundo sa pagitan ng mga guild at hindi makapaghintay na matuklasan ang higit pa tungkol sa lungsod na ito. Muli siyang dinala ni Piro sa gitna ng bayan at ipinakita sa kanya ang isang gusali na binili niya para kay Raima para sa kanyang establishment. Ang gusali ay mukhang mahusay para sa mga serbisyo sa paglalaba at si Raima ay tila nagustuhan ito ng husto pagkatapos ng paglilibot. Ipinaliwanag din ni Piro na nasa kabilang kalsada ang tindahan mula sa kanyang korporasyon, kaya maraming customer din ang makukuha ni Raima sa ganoong paraan. At kung may kailangan man siya, ang kailangan lang niyang gawin ay magtanong. Pinasalamatan siya ni Raima at nangakong babayaran niya ang kabaitan, at pumunta siya sa bahay ni Piro ng araw na iyon upang kumain ng hapunan kasama niya. Sa panahon ng hapunan, ibinunyag ni Raima na gusto rin niyang sumali sa Adventurers Guild sa bayang ito, at ito ay ikinagulat ni Miyabi at Piro. Ipinaliwanag ni Raima na siya ay isang part-time na adventurer din at umakyat sa E-rank sa nakalipas na ilang buwan. Mukhang nag-aalala si Miyabi at ipinaliwanag niya kay Raima na kamakailan lamang, isang napakalakas na halimaw ang gumagala sa labas ng lungsod, na nagpapahirap sa mga adventurer na may mababang rango na lumabas at kumpletuhin ang mga pakikipagsapalaran. Sinabi ni Raima na susubukan pa rin niya ang kanyang swerte sa Adventurers Guild, at sana ay swertihin siya sabi ni Piro. Kinabukasan, pumunta siya sa Adventurers Guild, at pagkatapos magparehistro bilang adventurer, nakahanap siya ng E-rank quest tungkol sa pagkolekta ng ilang halamang gamot mula sa kalapit na kagubatan. Pumunta siya sa kagubatan, at sa tulong ng kanyang mga slimes, nakakakolekta siya ng higit sa sapat na mga halamang gamot. Tatalikod na sana siya para bumalik sa lungsod nang makarinig siya ng kaguluhan sa likuran niya. Tumingon siya at nakita ang dalawang adventurer na tumatakbo palayo sa higanteng halimaw na pinangalan ng Smashbore. Nadaanan ng dalawang adventurer si Raima, sumisigaw sa kanya na tumakas din, ngunit tumayo si Raima, handang ibagsak ang baboy ramo. Inilabas niya ang kanyang pana at mga palaso at sinubukang ibaril ang mga ito sa baboy ramo. Ngunit ang balat ng hayop ay masyadong makapal, at ang kanyang mga palaso ay hindi makapasok dito. Napagtanto ni Raima na kailangan niyang talunin ang baboy ramo gamit ang kanyang mga kamay at naghanda para gawin ito. Sinusugod siya ng baboy ramo, ngunit mabilis na naiwasan ni Raima ang kanyang pagsugod at sinipa siya pabalik. Ang baboy ramo gayunpaman, ay hindi naapektuhan ito, at sumusugod muli kay Raima. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit si Raima ng isang magic reinforced na suntok, na inihatid diretso sa mukha, na agad na pumatay sa baboy ramo, na nagligtas sa dalawa pang adventurer. Laking gulat ng mga adventurer nang makita ang isang bata na ito na nagbabagsak ng baboy ramo. Nagpasalamat sila sa kanya at sinabi sa kanya na ang isa sa kanilang mga kaibigan ay nasugatan. Nang marinig ito, sinabihan sila ni Raima na dalhin ang kanilang kaibigan sa kanya, at nagdala sila ng isang nasugatan na batang babae. Mabilis na tiningnan ni Raima ang kanyang mga sugat at napagtanto na isang bangkos ng kanyang mga buto ang nabali. Ginagamit niya ang kanyang healing magic kasama ng kanyang healing slime para pagalingin ang babae, at bumalik ito sa kamalayan.
Inilabas din ni Raima ang kanyang blood slime na pumapasok sa loob ng baboy ramo at mabilis na inaalis ang lahat ng dugo upang mailigtas ang karne at ang katangitanging lasa at pagkakayari nito. Pagkatapos ay humiling siya sa tatlong adventurer na samahan siya sa Adventurers Guild dahil hindi pinapayagan para sa isang lower rank adventurer na pumatay ng mas mataas na ranggo na monster. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay dahil sa pangangailangan at kakailanganin nila silang magpatutuo mula sa kanyang panig. Mabilis na sumang-ayon ang mga adventurer at lahat sila ay pumunta sa guild ng mga adventurer. Taking gulat ni Piro nang makita ang baboy ramo at pumasok din si Miyabi, na galit kay Raima sa paggawa ng ganoong mapanganib na bagay. Sa sandaling iyon, dumating ang isang opisyal mula sa Adventurers Guild at tinanong si Raima tungkol sa dahilan kung bakit niya hinarap ang baboy ramo na walang label na gawin ito. Sa kabutihang palad, ang tatlong adventurer ay tumstigo mula sa kanyang panig at ang bagay ay inalis bilang isang kaso ng pagtatanggol sa sarili. Nagpasalamat siya sa mga adventurer at pumunta sila sa sarili nilang gawain bago sabihin ni Piro kay Raima na hihilingin niya sa kanyang mga chef na katayin ang baboy ramo para hindi masira ang karne. Nang kinatay ng chef ang baboy ramo, nagulat sila nang makitang ang dugo ay naubos na at ipinaliwanag ni Raima na ang kanyang blood slime ay maaring kunin ang bawat patak ng dugo mula sa anumang bagay na nakakuha ng atensyon ni Piro at sinimulan niyang sabihin kay Raima na ibenta sa kanya ang slime dahil gusto rin niyang gawin sa kanyang karne ang ganoon at tataas ng 2 beses ang presyo ng produkto. Gayunpaman, tumanggi si Raima, sinabi sa kanya na mayroon lamang siyang isa, at kung makakuha siya ng higit pa, ibibigay niya ang isa kay Piro. Nang gabing iyon, nagluluto siya ng baboy ramo sa lugar ni Piro at gumagawa ng luto na dati niyang ginagawa sa Earth. Ito ay naging isang napakalaking tagumpay, at sa sumunod na araw, nagbukas si Piro ng isang restaurant para ibenta ang mismong luto na iyon. Naghahanda na si Raima na sa wakas ay buksan ang kanyang establishmento para sa negosyo, at tulad ng inaasahan, dumating si Carla sa Linif, at dinala niya ang 3 mananaliksik at 1 grupo ng mga bagong empleyado para sa kanya. Pinasalamatan siya ni Raima, at sa wakas sa susunod na araw, ang kanilang establishmento ay nagbukas para sa negosyo, at ang balita ay naging napakabilis. Maraming mga tao ang nagsisimulang pumunta sa kanyang laundry shop, ngunit sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay alam na niya kung paano magpatakbo ng isang negosyo at lahat ay nagiging maayos. Nang matapos ang araw, naniniwala siya na tapos na ang kanyang trabaho dito, at iniwan niya ang command kay Carla, na sinasabi sa kanya na babalik siya sa kanyang bayan. Sinabihan siya ni Carla na huwag mag-alala, at kinabukasan, umalis siya sa bayan. Bumalik siya at agad na pumunta upang salubungin ang merchant mula sa guild, na nagpapaliwanag sa kanya tungkol sa pagbubukas ng market para sa mga magic item, na lubos na kinaiinteresan ni Raima. Kinabukasan, bumalik siya sa Bamboo Forest at ipinaalam sa kanya ni Callum na ang isa sa kanyang cleaner slime ay nauwi sa pagkain ng uling, at ngayon ay hindi na ito naglilinis ng mga damit ng maayos. Tila labis na nalungkot si Callum sa pangyayaring ito, iniisip na sinira niya ang kanyang slime. Ngunit pinasalamatan siya ni Raima at ipinaalam sa kanya na malapit nang mag-evolve ang slime, at kapag nag-evolve sila, kadalasan, nawawala ang kanilang mga properties at binabago pa ang kanilang mga gawi sa pagkain. Mukhang medyo gamaan ang loob ni Callum dito at nagpapasalamat siya kay Raima sa pagpapatawad sa kanya. Sinabi sa kanya ni Raima na kailangan niyang kumilos bilang isang manager sa isang yugto ng panahon ngayon, dahil si Raima ay magtutuo ng pansin sa pagkumpleto ng mga quest, dahil gusto niyang itaas ang kanyang ranggo at bumalik sa kagubatan kung saan siya nakatira noon. Nagulat si Callum nang malaman na nakatira si Raima noon sa forest na iyon, dahil ito ay nababalitang isa sa mga pinakadelikadong lugar na umiiral. Umalis si Raima at dumating sa guild ng adventurer, kung saan nakipagpulong siya sa mga receptionist, na dinala siya sa isang silid upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ni Raima na gusto niyang itaas ang kanyang ranggo sa lalong madaling panahon sa C-Rank, at gusto rin niyang harapin ang ilang partikular na halimaw. Mabilis na ipinaalam sa kanya ng receptionist na maraming halimaw na inilista niya ang hindi niya makukuha, dahil masyadong mababa ang kanyang ranggo. At sumasang-ayon siya, sinabi na haharapin niya ang mga ito habang patuloy siyang tumataas sa ranggo. Sa ngayon, hinihiling niya na bigyan siya ng quest, na makakakuha siya ng pinakamaraming karanasan sa pinakamaikling yugto ng panahon. At isa sa mga receptionist, mabilis na pumunta upang kunin ang isa sa mga quest, at iniharap ito kay Raima. Ipinaliwanag niya na kailangan mong ihatid ang package sa lalong madaling panahon sa isang kalapit na bayan. Tinanggap ni Raima ang alok dahil gusto na niyang pumunta sa partikular na bayan na iyon, dahil sinabi sa kanya ng merchant sa guild ang tungkol sa magic item market doon. Dumating siya sa bagong bayan sa talaan ng oras, at nahanap ang tindahan kung saan kailangan niyang ihatid ang package. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng tindahan at binati siya. Tuwang-tuwa ang matanda nang malaman na pumunta rito si Raima para ihatid ang kanyang package at walang tigil ang pasasalamat sa kanya. Mabilis siyang pumunta at kumuha ng tsaa para kay Raima. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok sa silid si Serge, ang mangangalakal.
Nagulat siya nang makita si Raima, at nabigla rin ang matanda nang malaman niyang kilala ni Serge si Raima. Ipinakilala ni Serge si Raima bilang isa sa pinakamahusay na negosyante sa buong bansa, sinabi sa matanda ang tungkol sa kanyang mga nagawa. Tila namangha ang matanda at nagpakilalang Denome. Sinabi ni Serge kay Raima na si Denome ay isang matalinong inventor, at palagi siyang gumagawa sa pag-imbento ng mga bagong gadget at item. Pagkatapos mag-usap ng kaunti, dinala ni Denome sina Serge at Raima sa kanyang workshop, kung saan ipinakita niya sa kanila ang kanyang bagong proyekto, na isang sorpresa ay isang modernong kotse. Labis na nalilito si Serge matapos tingnan ang kotse dahil hindi niya alam kung ano ang magagawa nito, ngunit sinabi sa kanya ni Denome na kapag natapos na ito, hindi na ito kailangang umasa sa mga kabayo para dalhin sila mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Napansin ni Serge na may karwahe sa likod ng pagawaan at tinanong niya ito. Sumagot si Denome na aayusin niya ito para sa isang tao. Laking gulat ni Serge dahil si Denome ay hindi kumukuha ng anumang uri ng pagkukumpuni, gaano man kalaki ang bayad. Sumagot si Denome sa pagsasabing 4 taong gulang na ang kanyang apo, at tila isang henyo. Kumuha siya ng isang maliit na mekanismo, at ipinakita ito kay Raima at Serge. Ipinaalam sa kanya ni Denome na ginawa ito ng kanyang apo sa kanyang sarili, at maging si Raima ay humanga dito. Ito ay isang sistema ng gear na maaaring gumana sa magic bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Sinabi ni Denome sa kanila na gusto niyang pumunta ang kanyang apo sa Royal Academy. Pero masyadong mataas ang tuition fee, kaya kumukuha siya ng kahit anong trabaho para mabayaran ang tuition ng apo. Pagkalabas ng shop, tinanong ni Serge si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, kung saan sumagot si Raima na maghahanap siya ng isang inn, at pagkatapos ay mag-browse sa palengke kinabukasan. Nang marinig ito, inalok ni Serge si Raima ng pagkakataong dalhin siya sa inn na kanyang tutuluyan, at sa susunod na araw, maaari siyang maging gabay ni Raima sa palengke. Pareho silang nag-check-in sa isang inn, at pumunta si Raima sa kanyang silid upang magkalikot sa isang mekanismo na ibinigay sa kanya ni Denome. Sa wakas ay dumating ang oras para sa hapunan, at sa mesa, gumawa siya ng isang kahonang musika sa harap ni Serge, na walang ideya tungkol sa pagkakaroon ng ganoong bagay. Ipinaalam sa kanya ni Raima na medyo pinakialaman niya ang mga gears, at ipinakita kung paano lumalabas ang musika. Si Serge ay labis na na-impress dito at pinayuhan siya na simulan ang paggawa ng mga ito ng mas magarbo, at gumawa ng higit pa sa mga ito, dahil ang mga bagay na tulad nito ay madalas na ibinibenta sa napakataas na presyo sa mga mayayaman. Kinabukasan, dinala ni Serge si Raima sa palengke, kung saan gumagala siya saglit na naghahanap ng iba't ibang magic item bago napadpad sa tindahan ni Denome. Lumapit si Serge sa kanya at sinabi sa kanya na narito siya para sa isang business proposal. Mabilis na dinala ni Denome si Serge sa loob, habang nakikipaglaro si Raima sa apo ni Denome. Napagtanto niya na ang maliit na batang lalaki ay walang makalaro, at maaaring na boboring araw-araw. Binuksan niya ang kanyang mahiwagang chest box at kinuha ang isang bangkos ng maliliit na damit at iba pang mga bagay. Pagkatapos ay inaayos niya ang mga ito sa isang tiyak na paraan, at lumikha ng isang laro mula dito. Tinuturuan niya ang bata kung paano laruin ang laro, at tila nag-e-enjoy ito ng husto. Nang maglaon, bumalik si Raima sa kanyang lungsod upang pamahalaan ang kanyang mga responsibilidad. Pumunta siya sa mga baras ng minahan at nasaksihan ang pag-evolve ng charcoal slime. Tinitingnan niya ang status nito at nalaman na ang slime ay may mga katangiang panlaban sa amoy, at maaari nitong alisin ang amoy sa anumang bagay. Nagtatrabaho siya buong gabi, at sa sumunod na araw, nakagawa na siya ng iba't ibang solusyon mula sa likidong kinuha niya mula sa slime. Ibinigay niya ito kay Callum, at sinabihan siyang magsagawa ng ilang mga eksperimento para sa kanya habang siya ay bumalik sa baras ng minahan. Pagkalabas niya sa Bamboo Forest, nakita niya ang dalawang lalaki na sinusubukang ayusin ang kanilang kariton, na biglang nasira. Lumapit si Raima sa kanila at ginamit ang kanyang sticky slime para ayusin ang kanilang cart, at bilang kapalit, sinabi niya sa kanila na kunin ang isa sa mga solusyon mula sa kanya, at subukan ang lakas ng mga anti-odor properties sa kanilang garbage cart. Nalaman ni Raima ang tungkol sa paparating na festival sa kanyang bayan, kung saan maraming tao ang dadalo mula sa buong bansa. Siya ay naghahangad na magbukas ng isang stall at magbenta ng ilan sa kanyang mga produkto upang masukat kung ano ang iniisip ng mga normal na tao tungkol sa kanila, at upang maikalat ang pangalan ng kanyang kumpanya. Pumunta siya sa baras ng minahan upang mag-eksperimento pa, at natapos ang paggawa ng isang bangkos ng handmade na sabon, at kalaunan ng ilan ay may mga disenyong tulad ng sa Limberbird, na nais niyang ibigay bilang regalo kay Elio. Gusto pang magsalita ni Raima, ngunit nag-ambala siya ni Callum, na sumugod sa kanya at ipinaalam sa kanya na kakatanggap lang niya ng liham mula kay Carla, na gustong sumugod kasalinaf sa lalong madaling panahon, dahil ang mga cleaner slimes ay dumami ng hindi karaniwan sa malaking numero. Mabilis na naghanda si Raima na umalis, at sa paggamit ng kanyang special magic, mabilis niyang naabot ang linaf. Narating niya ang kanyang tindahan, at laking gulat niya nang makitang napuno ito ng mga customer, na talagang nagpapasaya sa kanya.
Nag-teleport siya sa loob ng shop at nakita si Carla na nakatayong nalilito at dinala siya nito sa likod na silid, na mayroong isang grupo ng mga cleaner slimes at binabantayan sila ng tatlong mananaliksik. Tinanong sila ni Raimo ng mga detalye, at ipinaliwanag nila na napakataas ng traffic ng mga customer sa bayan ng Linaf kumpara sa kanilang hometown, at biglang dumami ang isang bangkos ng slimes, at ngayon ay mayroon na silang 75 na bagong slime na hahawakan. Nasasabik si Raimo sa balitang ito at mabilis na pinaamo silang lahat bago subukang alamin ang dahilan sa likod nito. Ipinapalagay nila na maaaring ito ay dahil sa kasaganaan ng pagkain para sa kanila dahil sa tumaas na dami ng mga damit na kailangan nilang linisin, at dahil mayroon silang espasyo upang lumaki, sila ay dumami ng napakabilis. Nakahinga ng maluwag si Carla nang sabihin sa kanya ni Raimo na magpahinga dahil walang dapat ipag-alala. Nagpaalam siya sa kanila at nagpas siyang bumalik. Ngunit bago iyon, sa wakas ay nakakasalubong niya si Piero, na nadaanan niya sa kalsada malapit sa kanyang tindahan, na nakatayo sa tabi ng isang grupo ng mga mabahong bariles. Tinanong sila ni Raimo kung ano ang nangyayari, at inihayag niya na ang isang pares ng mga dayuhang mga ngalakal ay bumisita sa lungsod kamakailan, at napunta si Piero sa pagbili ng mga fermented na isda mula sa kanila, ngunit ang mga ito ay napakabaho na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanila. Mabilis na nilabas ni Raimo ang kanyang deodorant slime at sinisipsip nito ang lahat ng amoy mula sa loob ng bariles. Nagbibigay din siya kay Piero ng dagdag na deodorizing liquid na gagamitin kapag nawala ang epekto, at bilang pasasalamat sa kanya, binigyan siya ni Piero ng isang bariles ng fermented fish. Masayang bumalik si Raimo sa lungsod, kung saan nakita niya si Serge, na nagdala ng unang prototype ng kanilang music box. Ang music box ay mukhang napakaganda, at sinabi sa kanya ni Serge na naperpekto na nila ang disenyo, at ngayon ay gagawa ng isang batayang halaga nito sa showcase sa paparating na Founder Festival. Tuwang-tuwa si Raimo tungkol dito at sinabi sa kanya na gusto rin niyang magbukas ng isang bangkos ng mga stall para mag-showcase ng kanyang mga gamit, at magbenta pa ng grupo ng mga pagkain mula sa iba't ibang rehiyon ng bansang ito, dahil ang kanyang mga empleyado ay nagmumula sa buong bansa, at ang ilan ay mula sa iba't ibang bansa. Nagpa siya si Raimo na mag-organisa ng isang maliit na selusalo bago ang pagdiriwang, para mas makilala ng lahat ang isa't isa. Sa party, lahat ay kailangang gumawa ng ilan sa kanilang mga paboritong pagkain mula sa kanilang lugar o rehiyon. Habang nagsasaya sila sa pag-uusap ng pagkain ay bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto ang isang lalaking maputi ang buhok. Nagpakilala siya bilang Penance. Mabilis na naalala ni Raimo ang kanyang pangalan dahil ilang beses na niyang narinig ang pangalan ng banda nila, at si Penance ang pinuno ng banda. Mukhang tuwang-tuwa siyang makita si Raimo, at malugod siyang binati. Ipinaliwanag niya na opisyal na inimbitahan ang kanyang banda na magtanghal sa festival, at marami na siyang narinig tungkol kay Raimo, kaya gusto niya itong makilala. Natutuwa si Raimo na malaman ito at iniimbitahan siya at ang kanyang buong banda sa party ngayong gabi bago siya nagpaalam na aalis. Pumunta siya sa guild kung saan tinanong niya ang receptionist kung mayroong anumang mga quest na maaari niyang gawin na hindi magtatagal para matapos, dahil gusto pa rin niyang makakuha ng mga level sa lalong madaling panahon. Ang receptionist ay nag-aalok sa kanya ng isang quest na nangangailangan ng paghahanap ng isang grupo ng mga higanting langgam at kanilang mga kolonya sa damuhan sa labas ng kanilang lungsod, na malugod na tinatanggap ni Raimo. Mabilis siyang dumaan sa kagubatan at pinakawalan ang kanyang limber birds upang subaybayan ang lugar para makita niya ang anumang palatandaan ng mga higanting langgam. Ang limber birds ay walang mahanap na mga langgam, ngunit nakakakita sila ng isang grupo ng mga adventurer, at mukhang nakikilala sila ni Raimo. Tumakbo siya palapit sa kanila at binati sila ng mainit na hello. Ang mga adventurer pala ay ang parehong grupo ng mga tao na tinulungan ni Raimo nang masira ang kanilang garbage cart. Nagpalitan sila ng pagbati at ipinaliwanag ng mga adventurer na nakuha nila ang quest na patayin ang mga langgam, ngunit tila hindi nila mahanap ang pugad ng mga langgam. Tumawa si Raimo at ipinaalam sa kanila na nakuha niya rin ang quest na hanapin ang mga langgam na ito, kaya't kung magtutulungan sila, maaari nilang mahanap at mapatay ang mga langgam, na makumpleto ang kanilang mga pakikipagsapalaran, sabik na sumang-ayon ang mga adventurer. Kinuha ni Raimo ang isa sa mga metal slimes at pinalitan ito ng espada, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba pang mga slime na sumulong na gumagawa ng isang kadena. Ipinaliwanag niya sa iba na ang mga metal slimes ay napakahusay sa pagtuklas ng panganib, at habang sinasabi niya ito, biglang huminto ang mga slimes sa kanilang kinalalagyan, at isang higanteng langgam ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, handa na si Raimo para sa langgam at mabilis itong ginagawa, hiniwa ito sa dalawa sa tulong ng kanyang espada. Ang iba ay nagsimulang maghanap ng isang bangkos ng mga langgam, at sa pamamagitan ng pagtutulungan, salamat na lang na napabagsak nila ang bawat langgam na mahahanap nila bago ito isakay sa kanilang bagon at dalhin ito sa lungsod. Ang mga adventurer ay nagpasalamat sa kanya at sinabi sa kanya na kung sakaling kailanganin niya ang anumang bagay, maaari niyang hilingin sa kanila at handa silang tumulong. Nag-isip sandali si Raimo bago niya sinabing sundan siya. Isinama niya silang lahat sa kanyang lugar kung saan nagaganap ang party.
Binati ni Callum si Raima, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang grupo ng mga hindi kilalang individual na kasama niya. Sinabi sa kanya ni Raima na dinala niya sila dito dahil sa tingin niya ay maaari silang mga pansamantalang empleyado na makakatulong sa pag-aayos ng mga stall sa panahon ng mga kapistahan. Parang nangangamba si Callum pero biglang lumabas din si Dulce, at parang kilala niya ang mga adventurer na ito. Ipinaliwanag niya na madalas niyang tinutulungan ang mga tao sa slum area, kaya naman kilala niya silang lahat. Sumagot si Callum na kung parehong may tiwala sa kanila si Raima at Dulce, naniniwala rin siya sa kanila. At iniimbitahan niya sila sa loob ng party, kung saan marami silang masasarap na pagkain at inumin na magkasama, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay hanggang ngayon, at naghahanda para sa susunod na araw. Kinabukasan, gumawa si Raima at ang mga manggagawa ng isang magaspang na layout para sa stall na gusto nilang iset up. Biglang tinawag si Raima sa labas ng Guildmaster. Pumunta siya upang makita ang Guildmaster na bumati sa kanya sa tagumpay ng kanyang establishment sa ngayon, at tinanong siya kung handa ba siyang kumuha ng isang quest na maaaring magbayad ng malaki. Nagtanong si Raima ng mga detalye, at sinagot niya na ang decoration ng buong festival ay magiging mga sanga ng Trent, ngunit wala sila. Nagulat si Raima dahil ang Trent ay hindi napakadaling halimaw na harapin. Ngunit ang sagot ng Guildmaster na ang architect na kinuha nila ay napaka-fancy at mapagtagumpay. Gusto niyang gawing perpekto ang festival na ito at gumamit lamang siya ng mga sanga para dito. Sinabi niya sa kanya na nangangailangan sila ng hindi bababa sa 200 sanga ng Trent, na isang napakataas na bilang. Saglit na pinag-isipan ni Raima ang panukala, ngunit napagtanto niya na kapag bumalik siya sa kagubatan kung saan siya nakatira dati, kailangan niyang harapin ang isang grupo ng mga Trents at mas malalakas na halimaw, kaya ito ay isang napakahusay na sesyon ng pagsasanay, at maaari pa siyang kumita ng pera at karanasan mula dito. Tinanggap niya ang panukala ng Guildmaster, na ikinalulugod din ng Guildmaster, dahil kailangan nilang maghatid ng malaking halaga ng mga patay na Trent pabalik sa base, at matutugunan ito ng kanyang special magic para doon. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng isang debriefing mula kay Mia at sa kanyang grupo ng mga adventurer. Ipinakilala ni Asagi si Leipin kay Raima, at sinabi sa kanya na isa rin siyang special magic user, at napakatalino sa kanyang sariling paraan. Ang iba pang crew ay pareho, at si Asagi sa tabi ni Leipin ay nagsimulang magpaliwanag tungkol sa mga Trents at kung paano haharapin ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ang mga Trents ay mga halimaw ng puno na kamukhang kamukha ng anumang iba pang puno, at kung hindi ka handa sa iyong sarili at hindi nakakadetect ng magic, hindi mo malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mga normal na puno at Trent. Kaya ang lesson number 1 ay ang laging makakita ng magic kapag manghuhuli ng Trent. Ang pinakamabilis na paraan upang patayin sila ay ang mabilis na pagtanggal ng kanilang mukha, o pagpuputol ng bahagi sa ibaba ng kanilang mukha, na magre-resulta sa kanilang agarang kamatayan. Pagkatapos ng paliwanag ay sumakay na silang lahat sa kariton para umalis. Sa wakas ay nakarating sila sa kagubatan, at ang lahat ay mukhang normal sa mata. Lumabas silang lahat at bumunot ng kanilang mga armas, dahan-dahang lumipat sa kagubatan. Itinuro ni Leipin ang isang puno at ipinaliwanag na naramdaman niya ang isang mahiwagang aura na nagmumula sa loob nito. At nang sinubukan ni Raima na makadetect ng magic, naramdaman din niya ang parehong aura na nagmumula sa loob ng puno. Agad na sumugod si Mia at ang babaeng leopard patungo sa puno, at siguradong ito ay isang Trent at nagsimulang gamitin ang mga sanga nito upang labanan ang mga babae. Gayunpaman, si Mia ay mabilis gamit ang espada at nagagawang putulin ang mga sanga bago tamaan ang mukha ng Trent, at patayin ito. Maingat na pinagmamasdan ni Raima ang iba pang mga mangangaso na pinapatay ang mga Trents at sa wakas ay nagpa siya na humakbang, na nagtapos sa matagumpay na pagpatay sa kanyang unang Trent. Sa tulong ng mga slime at mahusay na special magic ni Leipin, mabilis nitong sinisimulan ang pag-imbak ng patay na Trent. At pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya silang magpahinga. Habang kumakain ng tanghalian sa mesa, napansin ni Raima ang isang lumilipad na slime at labis siyang na-curious tungkol dito. Ipinaalam sa kanya ni Leipin na nakita niya na ito minsan, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kanila. Nagtanong si Raima tungkol sa posibilidad na mahuli ito, at sa kanyang pagtataka, agad na ginamit ni Leipin ang kanyang special magic at sinunggaban ito. Ibinigay niya ito kay Raima bilang tanda ng mabuting kalooban, na mabilis na pinaamo ito at nagpas siyang gumawa ng karagdagang pananaliksik tungkol dito sa sandaling makabalik siya. Pagkatapos ng pahinga, nagpa siya silang manghuli ng ilang Trent, at sa daan, bigla nilang naramdaman ang napakalakas na dark magic na nagmumula sa isa sa mga puno. Kinikilala ito ni Lipin bilang Grand Trent na mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. Kinarap nila ito sa pakikipaglaban, ngunit wala silang magawa dahil ang sanga ay pumuputok mula sa lupa at sa itaas, na patuloy na pumipigil sa kanila sa paggawa ng anuman. Mabilis na lumikha si Raimo ng isang semento sa harap nila, kaya ang mga sanga ay hindi maaaring magmula sa lupa, at ang iba ay nagsimulang sumugod patungo dito. Naghahagis sila ng mga palakol sa Trent, ngunit mayroon itong mga espesyal na katangian na kinakalawang ang bakal, at ginagawa itong walang silbi. Biglang may naalala si Raima at gumawa ng palakol na gawa sa hindi kinakalawang na asero.
inihagis niya ito sa Trent na sinubukang sirain ito ngunit nabigo. Mabilis na sumigaw si Raimo sa iba upang makagambala sa puno, at iniabot sa kanila ang isang bangkos ng mga sandata na gawa sa hindi kinakalawang na asero, habang nagsimula siyang gumawa ng isang higanteng Morning Star na ginagamit niya sa pag-atake sa higanteng Trent, na pinatay ito. Upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang misyon, mayroon silang kapistahan sa gabi at manatili sa gabi para makauwi kinabukasan. Kinabukasan, nagsimula na silang bumiyahe pabalik sa bayan at tila medyo nag-aalala si Raima, dahil iniwan niya ang lahat ng gawaing paghahanda para sa mga empleyado ng kanyang tindahan, kahit na pista ay dapat silang magbakasyon. Napansin ito ni Mia at sinabi sa kanya na maaari siyang pumalit sa kanyang lugar at ihahatid ng iba sa kanila sa mga traders at haharapin ang guild. Tumanggi si Raima noong una, sinabi sa kanya na sasama siya sa kanila, ngunit pagkatapos nilang kumbansihin siya na magiging maayos sila, bumalik siya sa kanyang lugar kung saan nagulat siya nang makita kung gaano kalaki ang kanyang stall. Tinanong niya si Dulce tungkol sa pag-unlad, at sumagot siya na ang mga empleyado ni Penance ay napakahusay sa mga bagay na ito, at nagawa na nila ang kanilang stage sa loob ng 2 araw, at hindi lamang iyon, tumulong din sila sa paghahanda ng kanilang stall. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi niya maisip na may makagagawa ng ganito kalaking trabaho sa loob lamang ng 2 araw. Bumalik siya sa loob upang salubungin si Callum, na nagpakita sa kanya ng mga huling pagkaing napili para i-display sa festival, at si Raima ay napakasaya sa napili. Ngunit sinabi niya sa kanila na gusto niyang magdagdag ng isa pang pagkain, at nagtatapos sa paghahanda ng ilang tsaa para sa kanilang lahat. Ito ay isang instant hit, at lahat sila ay sumang-ayon na dapat itong ipakita sa pagdiriwang. Pumunta siya sa labas at tumakbo kay Serge, na nagsabi sa kanya na handa na ang prototype at ipinakita ito kay Raima. Pinatugtog ni Raima ang music box at isang malambot at magandang tunog ang bumungad mula rito, na umaagos sa perpektong melody at isang kamanghamanghang tunog. Mukhang tuwang-tuwa si Raima sa natapos na produkto at binati niya ito kay Serge. Kinabukasan, nasa labas siya malapit sa mineshaft at nagsimulang makipaglaro sa lumilipad na slime, at napagtanto na mayroon silang kakayahan na mabilis na dumami sa isang grupo ng mga slime, at maaaring magsama-sama sa isa. Habang nakikipaglaro sa kanila, biglang lumipad ang isang malaking dragon sa ibabaw niya, at tumangala siya ng mapansing nakasakay dito si Piro. Mabilis niyang sinundan sila at binati si Piro, na nagulat nang makitang naghihintay si Raimo dahil gusto niyang sorpresahin si Raimo sa pamamagitan ng pagbisita sa kanya ng random. Ipinaliwanag niya na isang tao mula sa kanyang bayan na nais ng isang urgent na pagpapadala ng ilang mga produkto, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta dito upang ihatid ito. Gayunpaman, bago niya maipaliwanag, dumating si Asoji sa lugar na may dalang kariton, sinabi sa kanila na siya ang nag-order ng package, at naglalaman ito ng isang bangkos ng miso at toyo na gusto niyang ibenta sa pagdiriwang. Pagkatapos ay ibinalik niya ang mga ito sa kanyang lugar kung saan gumawa siya ng ilang tempura at rice ball para matikman nila, at lahat ay sumang-ayon na ito ay kamangha-mangha. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam sila sa isa't isa at nangakong bibisita sa mga stall ng isa't isa bago bumalik sa kani-kanilang lugar, para matulog ng mahimbing bago ang pista bukas. Sa wakas, dumating ang araw ng pagdiriwang at lahat ay labis na nasa sabik tungkol dito. Pumunta muna si Raima upang tingnan ang stall ni Namiya at Asoji, at nakitang naghahanda na sila para simulan ang pagbibenta ng kanilang miso soup at rice ball sa lahat. Pagkatapos ay sumulong siya at nakita niya si Penance sa harap ng stall, tumutugtog ng alto, at sa surprise ni Raima, lumabas na sinusubukan ni Penance na i-promote ang music box ni Raima, kung saan si Serge ay nagdagdag ng bagong feature. Ngayon ang music box ay maaaring kopyahin ang anumang musika na naririnig nito at ito ay tila isang malaking tagumpay. Sumagot si Serge na sikat ang music box kaya naibenta na ang kanilang base amount, at nagpadala na sila ng higit pa para sa mass production. Pagkatapos ay lumipat si Raima patungo sa kanyang stall, at nagulat na makita itong puno ng mga customer, nag-order ng tsaa at iba pang pagkain. Mabilis siyang pumasok sa loob at sinimulang tulungan silang gumawa at maghain ng pagkain. Ang tsaa at ang vegetable stir fries ay mukhang mahusay na natanggap, at para mas mabilis na magprito, ginagamit ni Raima ang kanyang metal na slime para gawing vegetable shredder, na sinimulang gamitin ng kanyang mga empleyado para gutiin ang lahat ng gulay ng napakabilis. Sa wakas ay nagpa siya siyang magpahinga at magpatuloy upang tuklasin ang mga kasiyahan. Muli siyang napadpad sa tindahan ni Mia at bumili ng isang bangkos ng rice balls at ilang miso soup. Masarap ang lasa, at mukhang masaya si Namiya at Asagi sa stall nila. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, narinig niya ang isang bata na umiiyak sa gilid, at pumunta siya upang suriin. Naligaw pala ang bata at hindi na mahanap ang kanyang ina. Mabilis na tiniyak ni Raimo sa bata na makikita nila ang kanyang ina, na nagpatigil sa pagiyak at pagkatapos ay lumibot sila sa buong festival, hinahanap ang kanyang ina. Sa wakas, nakahanap siya ng istasyon ng pulisya at pumasok sa loob upang iulat ang nawawalang bata, ngunit nagulat siya nang makitang nandoon na ang ina ng bata, umiyak ang kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak sa sandaling makita niya ito at ang bata at ang ina ay nagsimulang umiyak sa tuwa.
Pareho silang nagpasalamat kay Raima at nagpaalam. Sa wakas ay bumagsak ang gabi, at dumating ang oras ng pagtatanghal. Una, ang grupo ni Penance ay gumaganap ng isang magandang sword dance pagkatapos ay lahat sila ay nagpahinga sandali at may makakain. Habang kumakain sila, naalala ni Asoji na tumugtog si Ryuma ng isang instrumento na hindi pa nila nakikita noong mga panahong sinusubukan niyang hulihin ang mga limber bird, at napagtanto ni Ryuma na gitara ang kanilang tinutukoy. Nakikiusap silang tumugtog ng gitara, pumayag naman siya. Nakikilahok din siya sa sword dance show, at pagkatapos ay tumugtog ng kanyang gitara na nakabighani sa buong madla sa maganda at kakaibang melody na ito. Sa wakas, natapos ang kasiyahan at bumalik si Ryuma sa bahay para matulog at maghanda para sa mga susunod na araw. Dito nagtatapos ang season 2 ng anime na ito. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito.